magandang kulay sa kusina ni Kuya Art. Magluluto po tayo ngayon ng napakasimpleng putahe para po sa mga nagsisimula pa lang ng mag-asawa, magandang tikuto. At sa mga talagang gusto magluto na lutong bahay ng talaga, gawa ho tayo ngayon ng pork steak. Sa mga Tagalago, alabi steak. Kahit baboy yung luluto, steak pa rin natawag. Ano po? Maganda lang po tayo ng kalahating kilong naman ng baboy. 1/4 na atay. Sibuyas, 2 set para sa pag-isa ng atay at sa pag-isa ng baboy. 14 bawang. At may season ho na wala tayong mabibiling kalamansi o napakamahal ng kalamansi. Kaya instead ho na kalamansi, pwede po tayong gumamit ng tamarind powder na ginagamit sa pangsigang. Lalo na kung nasa mga kondo kayo, biglang-bigla, gusto mo mag-steak, wala kayong kalamansi, pwede mo pong gamitin ang sinigang mix o tamarind powder. Okay po, sige po, simulan na natin ang pagluluto. Isa na tayo ng konting sibuyas. Una-una natin gisahin yung atay o isang putsa. Yan ang termino ng Tagalog, isang putsa. Medyo gigisa po natin yung atay o isang putsa para mas mabango yung steak niya. Ito natin yung overcook na para hindi tumigas yung atay. Mas masarap po siya ng sushi. Sa pagka-dinerate ako natin siya sa baboy at sa ihalo, kung hindi natin sinasangkot siya, medyo malansa po. Tignan mo natin ang kaldi ko nito. Lagyan po natin ng kaunting soy sauce, soy oil. Kaunti lang po kasi lalagyan pa naman siya mamaya. O yung sauce niya, may toyo rin naman. Ang panasa lang po para medyo mag-absorb ng lahat sa yung mata. Ayan o, pwede na. So, isi-separate muna, isi-set-side muna natin. Nag-isa na natin ang mata, ito nagsangkot siya naman. Pwede nila pugasan ito, Alex. Mas makukuha ko nga po yung lasang na iba ng ang dito sa inyong po natin ng loo lang na kapalit-palit ito po yung mga luto yung pambahay na very practical lalo sa mga bago na kasama na nag-aaral ka ng magluto. Napaka-kundi ng mga rekado sa kailangan nyo. Pwede na rin kumaya ng masarap na pagkaon. Sama ko natin bawang. Isayin pa natin ng konti hanggang sa medyo mag-brown siya ng konti. Ano po? Magandang ibang ng itong pagluluto. Marami pa ba tayo ngayon na alim sa pagluluto. Wala akong maglaklang. Ano ba? Marami naging kusinero. Maraming bigla na ako itong magluluto. Ito tayo, nakapalit yung luto. Ito, pwede lang natin ilagay yung karne.
sana na po kayo parang isiwa ang tent, ang palatag, o yung ganitong street. Nasa sa inyo po yan, kayo kang bahala. Ang importante ko dito, ay lupang bistek na gusto natin kalabas. Mga lolo at lolo kayo, mahilig magluto ng bistek. Wala ka mga pagka-bistek. Baka pagka, bakit ba? Sinabi nyo ng bistek, iba ka. Yung pala pa, buro. Pero yung luto, steak. Steak Tagalog. Pag nalagay ko ng toyo, inugali ko na tinatakal ko. Para hindi ako lalampas sa matatalo pa ko. Kaya inugali ko tinatakal ang nilalagay ko. Tubig. Palalambutin ko natin. So, sa pagpapalambot, importante po na level yung liquid o yung sabaw, yung sauce, yung tubig. Sa karne, para yung paglambot niya, hindi dry ang karne. Para yan, palalambutin na muna natin. Ito, hindi natin mo palalambot natin yung sauce. Okay. Check ko natin kung malambot yung karne na. Hindi ko sa kanya hiwa niya sa madaling isang lumambot. Pwede na kung laki siyang lagyan na avocado, na talagbaga, konting kumano, o veche. At anong panang lola-lola natin na veche. Ito, hindi mawala sa tradisyon natin may veche na ulo. Pamintang pino. Kahit may toyo, may konti pa rin pong asin. Then, iba pa rin yung lasa ng ulam. Wala siyang asin. Ha? Lagyan po natin siya ng dapat na pagsarita ng brown sugar. Iayin niyo lang po sa panlasa niya kung gano'n nakatanis ang gusto ninyo. Ha? Ihalo na po natin siya ng pagsarita ng natin ito dahil alam ko po siya yung karne. Tapos yung nila lang po yan. Ito po siya sa ating bistek na pork. Pork steak. Pork and liver steak. Magandang kombinasyon po yan. Kasi sa bahay po, hindi lahat ng mga miyembro ng pamilya ay kumakain ng patay. So pwede si ate, si buya, hindi kumakain ng patay. Pwede yung karne, yun lang yung sa kanya. Kaya, pwede ko rin pagsalo. Diba? Kaya natin siya na tamarind powder. Kote lang ko. Napakatikid din. So, ang kilo ng kalamansi, napakamahal. Pwede niyo pong gamitin ng tamarind powder. Para sa ating pork and liver steak. Na napakasimple po ito. Wala kayo masyadong kakailangan ng mga pang-ibigado. Ang may hirapan daw na natin para lang makapag-mundo. At hindi ko natin kung tama na yung mga simtamis niya at alat. At may sample na po. So, palalambot din na siya ng pag-ibig pa. Para mag-blend yung lasa ng baboy ng atay at saka ng lemon. Ito daw yung atay na hindi masyado. Gutom na ito. Kapag kasi ng butsya, mabago siya. Mabago na ito. Pinahanda ko tayong konting papalagot. Cornstarch lang. Para medyo nag-i-glaze ang patayin ninyo pagka hinango niyo at saka pagka na-plating niyo na. Habang kumukulo, lagyan niyo ng Larry sa mga sasalat.
and English steak. Napakabilis ko. Napakasimple. Napakapraktikal na luto. Naluto na po ang ating pork and English steak. So, para mas appetizing siyang tingnan, kaya nagyan na po ng konting iniwang sibuyas, onion rings. Ayan. Ayan po. Maraming salamat po sa panonood at happy cooking po sa lahat. Salamat po.